se va. Pero más allá de lo que estamos, greetings, guys. Wow, pues Mike. One of the leaders of Spartan City. And, ayan, natasan lang naman po ako, di ba? To give an introduction sa napaka-special na tao magsasalita sa mga. Ibigay mo yung lahat mo! Ayan! 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 Ayan!
ano pa, sumali pa ako sa mga orgs. Sabi! Busy. Hindi ko naman malalang nag-aaral pa talaga ako. Kasi puro ako isa mo na yung natin. Pero, alam mo, imagine mo, pag Friday pa lang, pag, alam mo yun na, parang empleyado na, bago mag-aise, yung Friday pa lang, wala ka na allowance. Ipapabuti mo yung sarili mo hanggang Lunes. Kasi Lunes mo magpapadala yung nanay mo. Grabe, alam mo ginagawa ko, yung pag wala na akong pambili ng pagkain, siyempre nahihiya naman ako mangailan ng pagkain sa freezer namin, sa rent namin, sa dorm namin. Baka maging issue pa, di ba? Ay, may kumakain pagkain dito sa dorm! Di ba? Nakakaiya naman. Di ba? Eh, kung ibang school kami sa dorm, may Letran, may Perpetual, may UST, may FEU. So, pag bago po dumating yung Sabado, pag wala na allowance, kaya nung nag-network ako, madali nang dumiskarte pag nawala na akong panggalaw. Alam mo yung nagawa ko pag wala na akong pera mo manage? Humihiga po ako sa kama ko sa dorm. Alam mo yung double deck? Di ba double deck yan? Higa po ako sa kama namin sa dorm. Tapos hindi na po ako gagalaw. Ano ba? Para hindi na magutom. Kasi naman, pag ang dami ka na naman ginawa, gutom ka na naman, tapos ka na naman. Alam mo yung angels pala? Burgers! Oh, favorite namin yun. Ulam ka na, tinapay na. Sa medyo malayo, lalo sa mga 10 province, wala tayo sa ating office doon.
medyo dulo-dulo na kasi ang office natin ng barrio na, no? Diba? So, sa Ilocos Norte, meron ba? Wala rin. So, barrio rin. Awa, na, ang layo na. So guys, can you imagine the sacrifice they have to, they need to do para lang maka-attend talaga ng live training? Ibang pa rin yung live training, tama? Yes! Diba? So, sana, no, ngayon pa lang, na-appreciate mo, lalo na kung first time mo matend dito, na-appreciate mo na ikaw, buti ka pa nga, ang lapit mo dito. Diba? Kasi kung ikaw, minsan kasi kung sino malapit, yun yung mareklamo. Oh, hindi ikaw yun. Yung nakakabi mo. Diba? So makikita ka lang ng jeep eh. Eh ito, ilan kaya sinakyan nito mga to? Sigurado, nag-tricycle, nag-jeep, nag-bus, nag-jeep, nag-tricycle ulit. Diba? So, sobrang grabe. Ang dami po talagang bagay na we can be grateful about everything. Tama ba? Yes! Kaya lang, if we focus ourselves dun sa mga bagay na hindi tayo, alam mo yun? Yung mga bagay na hindi maganda sa araw-araw, hindi ka talaga magiging grateful. Tama ba? Yes! Pwede ba bago mag-start, may mga papel ba kayo? Yes! Can you write down at least 3 things that you are grateful today? Can you do that before we start? Okay. 3 things that you can be grateful about today. Ano yung mga bagay na sobrang pwede mong ipagpasalamat ngayong araw na to? Tatlo lang, huwag mong abaan. Very positive energy as we do the training today, Lord God.
just bless us the wisdom and give us the energy to really maximize the whole time habang nandito po kami sa training ng Lord God. Bless the whole Real Business Club, bless the whole Castaneda family, and bless all the Realistas worldwide, Father. Thank you very much. In Jesus' name we pray. Amen! Nakaka-bless. Kasi na-appreciate ko eh, kanina, imagine mo, 14 hours travel time, eh ang bahay ko sa Munoz lang. Alam mo yun? But there are distributors around the globe. Ang dami ko nag-message sa akin na OFW, na grabe, gustong-gusto nila magpasuporta at matulong, mabigyan ng tamang direksyon dahil ang lalayo nila sa head office. Diba? Sino dito malapit dito? Taas ang kamay. Malapit lang. Yung talagang kaya-kaya pumunta dito. Taas ang kamay. Talaga? Sinulat nyo ba yan? Diba? Tingin nyo na sa Quezon City lang ang office. Diba? How does it feel? Nung ano, sinulat mo, may sinulat ka tatlo. Masarap sa pakiramdam? Yes! Masarap ba? Yes! Oo. Oh. Yan ang gagawin mo kapag nanenega ka. Kapag medyo nadadown ka, lagi mong gawin yan. Pag medyo talaga down na down ka, damihan mo. Pag mo limitahan sa tatlo, damihan mo. Mga isang notebook, ganun. Huwag ka titigil hanggang may page pa. Tingnan mo lang pag hindi ka naging positive pagkatapos. Tama ba yun? Yes! So, grabe no? So, yun po kasi yung isa sa mga ginagawa ko before. Before ako mag-plan, lagi kong ina-appreciate mo na yung mga bagay na pwede ko ma-appreciate sa buhay na meron ako. Tama? Yes. Hindi puro reklamo, hindi puro complain, hindi puro negativities. Okay, so, alright, so let's start our training for today. According to my... First Monday ko na nag-training ako last, siguro nung 3 Mondays ago. So, itutuloy ko lang, para at least, tuloy natin yung system-based building. Pag sinabi ko system-based building, ito yung pag-network na may sistema. Pag sinabi ko may sistema, pag nag-network ka, importante mo may sistema. Yes! Totoo yun. Ang Royal ba may sistema? Yes! Yes, ultimo yung kulay ng upuan natin pare-pareha sa lahat ng branch. Tama ba? Yes! Sistema ba yun? Yes! Kaya pag nakakita ka ng blue, yung Royal. Lalo na pag Royal Blue. Diba? Uy, Royal. Diba? Nalala mo yung Royal. Diba? Pag nakakita ka ng pula, ano na iisip mo? Jollibee! Ang natakaw niya talaga. Hindi, diba? Oh, sistema yun. Togo. Sabi ka ang kailan natin. Kapag-uri lang natin. Ito yung example mo. Sa kagal, yung malapit kasi. Sa tiyo. Umot ko na. Bago. So clean. So good. Dahil sa mga galing sa malayo. Diba? Pwede kayo doon. Pwede naman na, diba? Ayan, sige, sabuli ka na. System-based. Pag sinabi system-based, sino dito mga first time mag-build ng network? Taas ang kamay. First time mag-build ng network. That's good. If you're a first-timer in building a network, ako po, I've been doing this for 10 years already. Alright, so ibig sabihin, I've experienced a lot of ups and downs sa business. Okay, meron akong nag-build na group, nawala. Diba? Natunaw. Diba? Pagkatapos ng paramihin, nawala. Diba? So may mga ganong experiences. Okay? Meron ka na rin mag ganon? Yes! Oh, ano? Kamusta? Masaya? Yes! Diba? Nangyari. Nangyari sa kanila. Diba? Ba't nawala? Diba? Normal lang yun. Kasi diba, sabi nga nung apply ko, the first letter of the alphabet is letter A. Sa
alphabet ng networking, which stands for attrition. Attrition is normal in network marketing. It's because hindi naman po tayo employed sa Royal Business Club. Tama ba? Yes! Kaya nga tayo tinawag na independent distributors because we are independent. We have no boss. Hindi natin boss si chairman. May-ari lang siya ng Royal. Pero at the end of the day, hindi naman tinicheck ni chairman kung ilang oras ka nag-Royal sa isang araw. Tama ba? Yes! At timing na ba to? Nag-post na ba to? Hindi pa nagla-like. Reset. Tayo to do whatever we want to do, but pag masyado mong in-enjoy yung pagiging independent distributor mo, minsan doon ka nag-fail. Ano mo bakit? Bakit? Because you do things on your own way. Tama talaga. Diba minsan, dalawa lang to, kaya ko to. Diba? Nasubukan ko na yun, dalawang buwan, walang sumali. Gusto mong gumaya, di gawin mo. 2 months po, walang sumali. Okay, kasi, siyempre, UST graduate ako, San Miguel pa ako ng trabaho. Di ba? Kasi hindi naman naman ang pangitan. So, sabi ko, sabi mo, kumbaga sa kumpiyansa. Kaya lang, at the end of the day, skills yun eh. Sa totoo pala yung sinasabi ng mga apply na, hindi pala porque magaling ka, yayaman ka sa networking. It's never about your skills. It's always about the system. Yes. Pakisabi nga ulit, system. System. It's never ever about your skills. Kahit gano'ng marami contacts mo, kahit gano'ng kakagaling magsalita, kahit gano'ng kakapal ang mukha mo. Totoo! Ano? Tignan mo yung katabi mo. Kapal ba yung mukha ng katabi mo? Diba? Tingnan mo to, simple lang to. Pero pwede naman, pagkakuha niya ng package, uwihan na. Marami po ako nakikita, gano'n. Pagka-purchase ng package, uwihan na. Ang tawag doon, sales. Hindi network building. Especially, pag alam mo may training na ganito, kung ikaw upline ka, at talagang gusto mo matulungan yung bago mong member, ikaw ang unang kukulit sa kanya kung atin ng training. Yes! Diba? So imagine mo, magsasakripisyo siya na ilang oras dito. Pero, isa na sigurado ko. Yes. Ang ganda ng first day niya. Yes! Ano tama? Yes. Diba? So anyway, so ngayon, ibig sabihin ngayon, kaysa, pwede niyo upuan itong harap ha, walang problema. Pag medyo hindi na kayo makaupo dyan sa likod, pwede niyo sa harap. Okay lang, kahit tabi ako ako dito, okay lang. Pero kasi, hindi ganyan ako, bago ako dito ako sa harap na ako eh. Yan. Okay, sige. So, yan. Sige, pwede niyo makaupo dyan, walang problema. Pag sinabi yung system-based, okay? Kailangan klaro sa'yo na lahat ng gagawin mo every week may sistema. Hindi pwede yung parang shotgun approach na tinatawag na kung sino makausap mo yun na yun. Diba? Tapos pag i-meet mo lang yung apply mo kapag may, may papapresentan ka. Makakareceive lang ng message sa yung apply mo pag may guest ka. Hindi, ibig sabihin pag ganun pa yung ginagawa mo, wala pang sistema. Tama ba? Yes! Paano mo malalaman pag may sistema na? Simple lang. Unang-una, dati po, nung nagsimula ko mag-network, alam nyo ba na nasa Green Hills po yung office namin that time? Alas araw-araw ko nasa Green Hills. Alam mo ba kung gano'ng kahirap mag-commute papuntang Green Hills? Yes! Napakahirap, napaka-traffic. Pero, nakatulong po sa amin. Bakit? Kasi dahil nasanay kaming punta ng punta doon, alam mo ba,
nakatulong po yun sa akin para makapag-build ako ng tama at maganda. Hindi. Foundation. Pakibasa? Foundation. Foundation. Ibig sabihin, importante, yung importante na maging tama yung foundation mo. Bakit? Sabi nga ng mentor ko dati, for example, nag-present ka, sa mo pinresentan. For example, taga dito ka lang naman, malapit ka dito. Pinresentan mo sa McDo. Napresentan ka ba sa McDo? Yes! Sa Starbucks ka siya? Sorry! Diba? Sa Starbucks? O, diba, tignan mo, pansinin mo to. Kung saan ka napresentan dati, doon ka lagi nag-i-invite. Kunwari, napresentan ka sa McDo or sa Starbucks, tingnan mo, lagi ka nag-i-invite sa Starbucks din. Correct? Bakit? Kasi doon ka pinanganak. Kaya doon ka lumalaki. Pansinin mo lang. Pero based on experience, ganun talaga. Pansinin mo, napresentan ka sa opisina mo. Ikaw, pag may guest ka, pinipresentan mo sa opisina din niya. Tama, tama. Kasi napresentan ka sa opisina eh. So, ang tanong, tama ba yun? Yes. Tama o mali? Yes. Well, hindi ko po masabing tama, hindi ko rin masabing mali. Kasi kung doon ko productive, so be it. Pero, para sa akin, ang pinakamagandang gagawin mo, lalo na kung malapit ka lang naman sa office at sa branch, dalhin mo mismo sa office at sa branch. Yes. Ano mo kung bakit? Bakit? Subukan mo, dito mo pinanganak yung bago mo, parang siya. Dito pinanganak. O pagka PE, meron pa agad training. Tanong, nakatulong? Yes! Oo naman, sigurado ako, pag-uwi ni, ano nga na? Pag-uwi ni Rose Ann, hindi makakatulong to, sisiguraduhin ko yun. Hindi na nakakatulong yun. Ang makikita mo lang sa bago magsara yung mata mo, mukha ko. Diba? Hindi mo talaga yung baliw na baliw na kasi ganun ang bago mo, hindi mo wala na akong naiintindihan. Basta ano ba, yaman ako. Diba? Kung ganun ang pakiramdam, hindi ko naiintindihan yung training, pero baliw ako. Wala na ako nasulat eh. Yun lang, nabas pa ako ng notebook, tsaka ball pen, pero wala akong nasulat. Ganun. Healthy ba yun? Yes! Healthy yun. Tsaka dito, nandito na lahat. Imagine mo, may cafeteria tayo. O, meron tayong bilihan ng product. O, nandito pa yung mga upline na pwede mong, alam mo yun, pwede mong hinga ng suporta na pwede ka magpa-i or magpakausap. Pwede? Yes! Ganun yun. So, ibig sabihin guys, kung tatanungin mo ako, kung magpe-present ka sa McDo na malapit dito versus sa office, office na. Office na? Yes. Diba? Huwag mo lang dalhin dun. Kasi gusto mo ng chicken. Hindi pa nag-gusto eh, hindi rin, laging chicken. De, pero nakakatawa po, no? I'm not yet sure kung approved na. Pero na-request po namin na sana hanggang 10 or 11 yung cafeteria na. Pero hindi mo alam kung approved ba? Approved na yun. Approved na ba yun? Wow, ah. So, pero kasi, di ba minsan after work, alas 7, minsan nga kayo, alas 8 na kayo dumadating dito. So minsan, pag magpe-present ka, patapos ka pa lang sa intro, sarado na. So nilipat ka ngayon sa McDo, wala kang choice, tama? So nakakabitin, kaya minsan pinipili mong mag-McDo na lang. Pero kung tatanungin mo ako, mas maganda kung papakabawin talaga natin itong head office. Yes! Gusto mo malamang pag sabog na yung Royal? Yes! Yung pati sa elevator may nagpe-present. Baseball, tsaka quick-quick. Ang lakas eh.
Diba? Kasi dumami tao dito. Grabe, talaga. Yun talaga, yun talaga tayo nakikita ng malaki. Okay, sistema ba yun? Yes! Okay. So I'll teach you today kung paano yung sistema na pinakamaganda pwede mong gawin kapag bago, wari, nakapagpa-member ka. Ano yung unang-unang dapat mong gawin? Lord, okay ba yun? Yes! Kasi minsan, may mga sumasali, hindi nila alam kung ano gagawin. Yes! Sino yung guilty? Nasa kamay. Oh, talaga? Di ba minsan, pagsali mo, hindi mo alam kung gagawin mo? Yes! Minsan, dahil bago pa rin, pag nakapagpasali ka, dahil magaling yung apply mo, hindi mo rin alam, paano gagawin mo sa bago mo? Yes! Pag ano dito? Hindi mo alam. So, kailangan ngayon, maintindihan mo, ano bang gagawin ko kapag may bago akong member? Yes! 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 Sige, so, una, simulan natin sa tamang foundation. The fact na umatad ka naman day habit, habit. The fact na umatad ka. Ibig sabihin, nagkakaroon ka ng tamang foundation. Yes! Tamang energy. Yes! Kasi, ibig sabihin, paglabas mo, na-i-apply mo, tama ba? Yes! O, ngayon, so yung tamang foundation na yan, makukuha mo talaga yan sa mga trainings and coachings. Trainings, coachings. Aside sa training, pwede ka magpa-coach sa apply mo. Hingin ka ng oras sa apply mo. Diba, Brian? Pwede ba ako magpa-coach sa'yo kahit 30 minutes lang? Meron na akong mga gusto maintindihan. Tama? Oh, pwede yun. Huwag mo nangantayin yung apply mo. Kung meron ka hindi maintindihan, be aggressive. Tanda mo, negosyo mo to. Yes. Pakisabi, negosyo ko to. Negosyo ko to. Yung mas malakas. Negosyo ko to. Tandaan mo lagi yun. Walang ibang magpapalago ng negosyo mo na to kundi ikaw lang. Yes! Kaya pag ito hindi lumago, wala ka ibang sisisihin kundi sarili mo lang. Yes. The more, the reason bakit marami nag-fail sa networking, it's because lagi natin sinisisi yung mga tao sa paligid natin, bakit tayo nag-fail? If you want to be successful in life, don't be like that. Kailangan, it's your responsible because it's your business. Yes. Eh kasi yung upline ko, kahit na. Eh kasi yung downline ko, eh kasi si Jeremy. Kasi si Jeremy nasisi. Bait-bait yung tao. Diba? Nag-gets nyo? Yes! So ngayon, di ba, simulan natin. Tapos na ako mag-ito. Ayan, simulan mo natin sa tamang mindset. Kasi dahil may mga galing sa malalayo, I'm sure you ba, hindi pa naiintindihan to. Sino dito yung hindi pa nakakita ng formula? Sino dito yung hindi pa nakakita nito? Tasa kamay. Networking or network is equal to events. Tasa kamay. First time nakakita nito, tasa mo, sige, tasa mo. Wait. Seryoso? Yes. Totoo yan? Yes. Meron dito taas na kamay kasi... Seryoso nga yun? Yes. O, sige nga isa pa. Sino dito yung first time nakakita nito, tasa kamay? Oh, very good. Sige. Discuss ko. Kasi kung marami na nakakaalam nito, hindi ko i-discuss. Diba? So, ngayon, pag sinabi yung networking equals events, ito po yung unang foundation na kailangan mo maintindihan pag nag-network ka. Ibig sabihin, it's a principle that you have to uphold kapag kasali ka na. Okay? Just today, I just received a check, no? Ngayon lang po, kumuha po ako ng check. Eh. Kasi medyo na-busy ako the past weeks. So, check it. $1,900,000.
natin. Kasi guys, nandaan yung pera to. Pera po ito. Cheque to, pero pera to. Sabi, baka mamaya, post kayo ng post ng cheque na ganyang kalaki, hindi mo alam, di ba? So, ingat din po tayo. Mag-ingat tayo sa mga postings. Okay? Be responsible sa postings. Lalo na pag may mukha, tapos may cheque, kasi pangalan, buo. Grabe. Identify na identity. Salamat po sa suporta niyo sa akin. Ingat po kayo kasi, syempre, delikado rin po sa part namin yun. At sa part mo din, actually, aming tropa ko mayaman. Ang ganun. So anyway, 1.9 million. Ba't ako may check-in ganyang malaki? Kasi meron akong network. Ibig sabihin, kaya ka sumali, kasi nakita ka malaking check eh. Kaya ka nakita ng malaking check eh, hindi mo dahil sobrang dami kong gluto tayo na ibenta last week. Kaya malaki yung check ito kasi marami akong network, malaki network ko, kaya po umikita ko ng ganyang malaki. So para maintindihan mo, ibig sabihin, para umita pa lang, kasi para mamaya nakakita ka ng 1 million, kalahating million. Pero baliw ka lang, pero hindi mo alam paano mangyayari yun. Paano nangyayari yun? Pero nakakabaliw. Hindi kung pagawin mo na bakit, paano nga ba kasi? Excited ka lang, pero hindi mo alam ano gagawin mo. Okay, so, for you to be able to understand, 1.9 million, nangyayari siya, it's because I have a huge network. Pakisabi nga, huge network. Huge network! Yes, para mangyayari yan, kailangan mo ng huge network. Paano mangyayari yung huge network? Siyempre, sisimula mo sa isa, kukuha ka ng dalawa, kasi dumami. Do you agree? Yes! Okay. Yun naman, first time nakita to? Yes! Okay, so ibig sabihin, ito po yung vision talaga na pag dumami ng dumami, dyan ka magkakaroon ng tinatawag nating passive income. Yes! Pakisabi nga, passive income. Passive income! Sino dito may gusto ng passive income? Woo! Yung tipong every Monday, excited ka kasi pag bukas mo ng online account mo, meron kang 6 digits every week. Yung tipong excited ka pag bago mag-Monday, excited ka pag nag-isip mo sa Lunes. Kasi pag bukas mo ng online account mo, makikita mo lang ang income mo. Tama? Yes! Sino dito excited pag Monday? Nasa kamay? Woo! Diba? Diba? Yung mga empleyado, hindi na taas eh. Diba? Monday na. Diba tatanong niyo paro yan? Monday na naman. Oh my God. Diba? Wala kang amor sa Lunes. Bakit? Kasi trabaho. Pero nung nag-royal ka na, excited ka na ba pag Monday? Yes! Dapat. Kasi energy yan eh. Diba? So, ibig sabihin, pag Monday, okay, Monday ko na na-request sa online account, diba? Para mangyari sa'yo yan, kailangan may marami kang network at magsisimula yan dito sa left right mo. Kaya po, system-based network building to kasi, okay, magkaiba po yung retailing sa building ng business or ng network. Okay? So ito, para mangyari ito, dito pala nagkakaroon ng passive income. Okay? Pag may malaki ka ng network. Pero habang wala pa, tsaga-tsaga ako muna. Yes. Baka mamaya kasi, bago ka pala, gusto mo na weekly. Ay, may ganun eh. Tawa-tawa kayo, may ganun eh. Di ba, kakasali lang, tapos di naman nagpapakita, sasabihin sa'yo, akala ko pa weekly yung income. Kung gano'n lang lahat ng kumpanya, kahit kalahating million, maglalabas ako. Diba? Kung wala kang gagawin, kikita ka weekly, kinukuhan nyo. Diba? So ibig sabihin guys, kailangan nyo maintindihan mo. So ngayon, bilang bago, para makita ka, kailangan mo to. Para makabuild ka ng malaking organization, kailangan mo to. Yes. Sino dito nangaharap ng malaking network? Downline mo. Kasi tingin ka. Tingin mo dami, di ba? Ay, imagine mo na hadyan, downline mo. Di ba? Left and right mo. Dito yung left, dito yung right. Di ba?
sino strong leg. Diba? Ito yung left mo, ito yung right mo. Malaki? Yes! Okay. Kaya kailangan mo simulan ng tama. Kasi hindi lalaki yan. Pag simula pa lang, mali na. Tama. Gigets nyo? Yes! Paano tama? Tsaka paano mali? Apply. Simple lang. As simple as attending training. Tama o mali? Tama. You need to understand that this is a copy business. Pag sinabi mo copy business, lahat ng ginagawa mo ginagaya. Yes! Nung bago mo. Kung nagsusulat ka ngayon, nung katabi mo, nagsusulat din. Kung ikaw, tingin ka ng tingin sa relo, simula kanina, yung katabi mo, tingin din ng tingin sa relo. Kung ikaw nagmamadali na umuwi kanina pa, sigurado ko yung katabi mo, nagmamadali din umuwi. Whether you like it or not, whether it's good or bad, whether it's positive or negative, every actions that you do, kukopyahin ka ng bago mong alagang member. Kaya better make sure, lahat ng ipapakita mo sa kanya, tama. Yes. Gusto mo ba yun? Yes! Ah, diba? So, ganun gagawin natin. Ano bang gusto mo sa isang downline? Masipag! Gusto mo yung hindi natutulog na downline? Gusto mo ba yun? Yung hindi natutulog kahit ang laki ng iBugs? Gusto mo ba yun? Gusto mo ba yun? Yes, apply lagi. Yung lahat na sabihin mo. Yes! Diba, gagawin na lang? Yes! Hindi naman tatanong. O, ano ba? Ha? Committed? Yes! Committed? Yes! Kahit may sakit, kumahataw, ganun. Yes! Hindi ko kayo nakita daw na gano'n? Ano ba ba? Marami ang leader na kahit may sakit, kumahataw. Ganun sila committed sa mga downline nila. Diba? O, sino pa? Ano pa? Ano pa gusto nyo? Aggressive. Aggressive? Aggressive. Dito mo umaga pa lang sa bahay nyo na. Ano na kakakain na? Kula! Aggressive. Gusto mo ganun? Magaganda ba yung sinabi yung characteristic ng downline? Yes! Kung ganun ang gusto mong downline, kailangan ikaw muna. It's always like that. Gusto mo na masipag na downline? Maliwala ka sa akin na hindi. Kahit di mo ituro magsipag siya, pag masipag ka, sisipag yan. Yes! Totoo yun. Hindi mo na kailangan ituro yung sipag. Tama, tama. Paano may tamang sipag, upline? May ganun ba? Wala eh. It shows in your actions. You're leading by example to your downlines. If you want them to be committed, you need to be committed first before your downlines. Gusto mo every Monday, matter na training yung downline mo? Yes! Para marami matutunan? Yes! O, kailangan ikaw muna. You start. Para pag nakuha ka ng dalawa, kahit hindi mo ituro, dahil naging habit mo na, yung pag-attend, maniwala ka sa akin, hindi mo na ituturo, kusa mo na silang iayayin kasi habit mo na eh. Ito matindi. Sumama sila o hindi, atin ka pa din eh. Tama! Dapat gano'n, hindi yung pag hindi yung matindi si downline, hindi ka na rin pupunta. Tama! Yun ang maling foundation. Kasi, ibig sabihin, you're setting the standards low. Dapat ikaw ang standard ng network mo. Yes! Pakisabi standard. Standard! Alam mo yung tama, alam mo yung mali, kasi ikaw matin ng training. So kailangan, ikaw talaga yung unang gumagawa. Maniwala ka sa akin. Pag ginawa mo yun, lalago yung network mo. Ngayon, wala kang downline. Just be consistent attending this training or the next camp. Yung mga ano, every week, siguro attend ka isang dalawang training every week. Maniwala ka sa akin, kahit wala ka pa kinikita kayo, lalago ka. Yes! Itataya ko yung dalili ko sa'yo. If you keep the consistency in attending trainings, di ba? Kahit anong training mo yun, product training, RDO, best training, Monday habit,
kahit anong training pa yan, if you keep the consistency in attending training and learning about the business, kahit hindi ka pa kumikita ng malaki yan, taga mo sa bato, dadating yung oras mo. Yes! So, huwag ka lang masyado ka ng mga dali. Pero pwede mong bilisan. Yes! Di ba? Pwede mong bilisan, pero alam mo yun, kalma ka lang. First timer kayo. Huwag kang masyadong hard sa sarili mo, 10 taon na po kami sa networking. Diba? Kalma mo lang. Mamaya kasi kung kumpara mo yung check-in mo sa 1.9 million ko, malulungo mo ka na to. Kung si-apply, parang si-apply lang may kaya na ito, wow. Hindi ganun. Okay? So kailangan, standard, set your own standard to your network. Yes. Kung anong gusto mong itsura ng mga downline mo, dapat ganun ka. Gusto mo ba? Pag nag-network sila, nakamahayos silang postura? Yes! Kailangan ikaw muna. Kasi makikita na lang sa'yo eh. Magugulat ka, it goes, it flows naturally sa network mo. Doon siya nagiging? Pakibasa? Culture! Pakilakas? Culture! Importante ba yung culture? Yes! It's very important sa negosyo natin kasi this is a people business. Yes. Kung high yung spirit ng grupo mo, mas maganda yon kesa sa low yung spirit ng grupo mo. Yes! Oh, imagine mo yung grupo mo nakaganon lang. Kaya mo, kikita, sasabog grupo niya, hindi? Yes! Siyempre, lahat kayo tulala. Sabog. Sa'yo, energy. Diba? Pero pag yung mga downlines mo mismo, yung mga members mo mismo, very, very enthusiastic, very... Hindi ko sinabing magpalakasan tayo na sigaw dito sa Royal. Ang sinasabi ko lang is kailangan kahit pa paano, maramdaman yung energy mo. Yes! Tama ba? Yes! Sabi mo sa katabi mo, energy. Energy! Diba? Kamusta energy mo? Pag mababa energy mo, tandaan mo, lagi negative yung nasa isip mo. Yes! Kayo! Gano'n lang kayo ah. Pero diba, the reason pag mababa energy mo, it's because you have a lot of negative things in your mind. Kaya hindi mo napapansin, subconsciously, flows naturally sa physical body mo. Pagpasok mo sa Royal, di ba? Say naman, ay, grabe! Hello. Bakit? Eh kasi dami yung iniisip eh. Matindi, dami mo na nga iniisip, puro negative pa. Buti ko, puro positive eh. Yes! Against na? Yes! Okay, culture, foundation. So pag sinabi mong network equals events, ano ba yung mga events? Bakit ba network equals events? Kasi pag may event, anong meron? Tao! Di ba may tao? Siyempre. Tao ba tayo? Yes! Tao ba yung katabi mo? Yes! Tao naman. Yung sabi ko tao, networking nga to. Di ba? Subukan mo, di ba? Nagtatraining ako, ako lang mag-isa. Wala kayo lahat. Di ba ang saya? Ano yun? Okay, ibig sabihin ng networking, kailangan maraming tao. Whether you like it or not, masanay ka dapat sa tao. Yes! Dati introvert ako eh. Hindi naman masyado. Pero, alam mo yun, hindi po pag hindi mo ko pinansin, hindi kita i-boy. Yes! Diba? Hindi po kahit hindi amo ko, kahit maganda ka, hindi ka pansin. Dati yun. Diba? Kaya ganun eh, yung personality mo na ganun, yung... Hindi pong grabe, ba? Hindi ka makakiti sa katabi mo. Nasa nagko-commute ka, di ba? Walang ganon. Bakit? Pero dahil na-absorb ko yung network, kailangan talaga tao eh. Dati nga, kahit hindi ko na, yung sa office, grabe na kausap ko na lahat ng kagod ko eh. Yung mga katropa ko sa office, wala pa rin sumali eh. Kasi sabi ko, oh my God, kaya mo na kausap yung mga hindi ko kagod. Tama. Oh, diba? Oh my God, paubos na.
kahoy dito. Pati mga kahoy ko, makakailangan ako sa akin. Tama, tama! Dati mo, hindi ko pinag-alam mo, ironically speaking, kung sino pa yung hindi ko lagi kinakausap sa office dati, yun pa yung mga sumali. You will never know. Trust me. You will never know. So you just need to talk and talk and talk and talk to a lot of people every day. Yes! Mag-ipag-usap ka, kapatid. Sino dito yung gano'n? Yung tipong pag hindi kinibo, hindi mo kikiboy? Dati. Pero ngayon, dapat, every day may kinakausap ka. Yes! Hindi dapat napapanis yung laway mo. Yes! Oh. Dapat araw-araw, meron. Kuwari, pagpunta mo sa Royal, dapat may kausapin ka kahit wala kang grupo mo na dito. Makipag-usap ka sa mga tao dito, di ba? Yes. Hindi naman sublado yung mga Royalist eh. Yes. Oh, makipag-usap ka. Huwag kang kasi positive lahat yan, di ba guys? Yes! Oh, diba sabi sa inyo? Subukan mo bukas. Yun, so, anyway, pag may tao, syempre, pag may event, may tao. Event pa to? Yes! Oh, may tao. Pag may tao, ano meron? May aim. May aim. Ayan o, may aim. Diba? Yes. Pag may event, pwede ka magdala ng guest, meron kang bago, may pay-in. Yes. Pag may pay-in, anong meron? Cheque! Cheque! Siyempre! Pag may cheque, anong meron? Pera! May resulta. Bakit pera? Pero tama naman yun. Ayaw ka lang masyado kayong pagmukha yung pera. Pero totoo, di ba? Oh, pag may event, may tao. Pag may tao, may pay-in. Pag may pay-in, may? Cheque! Very good, children. Pag may cheque, may? Resulta! So, dyan mo kayo ma-identify bakit hindi ka tumicheque at bakit malaki yung cheque mo. Tama. Apply, bakit hindi ako tumicheque? Tanong, umaatid ka ba? Tama. Uy! Sabihin mo na lang kaya sa downline mo, tama! Tama! O, di ba? Pero totoo, kaya ka nandito ngayon para maliwanagan ka sa buhay mo. Kasi baka nalilito ka, bakit ako walang checking? Kasi hindi ko matin, tulad nito, punta ka dito ngayon, tanong, may pain ba dito? Meron! Meron, nag-pain kanina. Pero tanong, makapagpa-pain ba tayo ngayon? Yes! May hindi pa member dito? Meron! Possible na mamaya after the training dahil nagandahan ka, dami pa ng tao, di ba? Minsan kasi nakakabang, kaya ko yung makakuha ng dalawa. Pag nakita ko kung ganito karaming tao, mahirapan ka ba mag-isipin na kaya mo makakuha ng dalawa? Grabe yung dami nila, siguro naman kaya ko kahit dalawa lang. Tama na ba? So subconsciously, nai-empower ka na. Hindi ka makasali. Right? Pangalawa, naiintindihan mo yung papasukin mo bago ka sumali. Yes. Kaya bukas, sasali ka na. Yes! Diba? May pangatlo. At ito ang pinaka-importante sa lahat ng importante. Ano mo ano? Ano? Napakagwapo ng speaker. So, dyan kayo na resulta. Okay, pero, training is not really designed for you, for guests. Training is designed for you, members. Yes. For distributors already. Okay, nagkata, may pa guest, may mga guest, that's good. Pero, para sa akin, kaya natin ginagawa yung training, it's not because of the guest, it's for the members. Yes.
It's to equip and educate all the members kung ano yung gagawin at tamang mindset. Yes. Klaro po ba tayo doon? Yes! E may pera ba doon ang plan? May pera ba doon? May paying ba doon? Eh, Apple, imagine mo, gumastos pa kami, lunes na lunes, gumastos pa kami, papunta dito. Sabi kasi ni Apple, umattend kami. Wala na nga kami pamasahe bukas, umattend pa kami ngayon. Namimiligro na nga kami. Pinapunta pa kami dito, nakabawas pa sa budget this week. Ba't dito ko tawa? Ay, ba yun? Hindi kayo yun. There's an experience to. O, di ba? May pera ba dito? Yes! Tanda ko, kapatid, nandito ang pera sa training. Yes! Di ba? Nandito ang pera sa training. Bakit? Apel, simple lang. O, for example, lumatid ka ngayon, di ba baliw ka? Yes! Di ba? Nahawaan ka ng energy. Di ba natutunan mo kung ano yung tamang mindset? Yes! Paglabas mo ngayon, the whole week, kahakaw ka. Baon-baon mo yung mga natutunan mo ngayong araw. Yes! Diba? Baon-baon mo yung energy at capacity na nakuha mo dito sa Chairman's Hall. Yes! Kaya pag hakaw mo the whole week, sigurado ako, makakapagpapayin ka. Yes! Kaya pag-practice ka ng energy mo dito sa Chairman's Hall. Kaya lang, importante, you need to know how to socialize. Makisabi socialize. Socialize!
kailangan yung learn how to socialize. Yes. Hindi pwede lagi ka lang nakamukmo sa isang sa kwarto mo or sa opisina mo. Kaya kapansin mo sumala ng Denver ka, labas ka ng labas. Diba? Labas ka ng labas. Lagi ka nakikita-kita. Tama. Socialization ka. Para gumagaling ka, nagiging natural sa'yo, magiging network marketer mo. Kasi sabi sa akin, para gumaling ka doon sa networking, kailangan maging lifestyle mo siya. Yes. Pakisabi lifestyle. Lifestyle. Pag sinabing lifestyle, everyday, nagiging yung networking, hindi na sa trabaho. Lifestyle na siya. Yung kada may makatabi ka, alam mo yun? Uy, hello. Kanina ka pa dito? Pero araw-araw mo siya nakikita, di ba? So, gano'n. Kailangan lifestyle. So, foundation, network, events. Importante ba ito? Yes! Nag-gets na na? Yes! So, ano ba yung mga events? Una, oh, unahin ko na, training. Importante ba ito? Yes! Pag may training si upline, drop everything. Bakit? Tanda mo, ang presentation, araw-araw pwede mong gawin yan. Pero yung training mo, apply mo, hindi mo araw-araw makukuha yan. Kaya kailangan, pag sinabi training, pa-equip ka muna. Kumbaga sa gera, mag-reload ka muna. Huwag kang sumugod sa gera na wala kang bala. Diba? Minsan, sugod tayo ng sugod sa mga kausap natin, kaya nare-reject tayo eh. Bakit? Kasi hindi ka equip. Kasi feeling mo, madali lang naman. Pero, in all reality, minsan, pag gano'n ang mindset mo, lalo ka mahirapan. So, kailangan, alam mo yun, attend ka training. Number two, ano pa yung mga event? CSEL. RBP, CSEL. Event pa to? Yes! Diba, pag may CSEL, zero yan. Pag may RBP yung grupo mo, attend ka, magdala ka. Pag RBP pa, kailangan may guest. Yes! Sulitin mo, kasi mas malakas ang RBP kesa sa table to. Kasi sa table to, ikaw na nakikita ng guest mo. Sa RBP, kasama upline doon, pati grupo mo. Mas malakas yun. Okay? Ano pa? Lalo na sa CSEL, lahat ng may resulta nandyan. Diba? Oh. Ano pa? Oh, company events. Like yung anniversary natin paparating. Tama ba? Yes. Oh, ano pa? B-Fast. Ano yan? B-Fast. Yung B-Fast? Pwede rin. Oh, yung mga Oh, eto yung minsan, madalas, hindi. Eto yung madalas na take for granted ng karamihan na akala mo wala-wala lang. Pero eto yung pinakamalakas na impact sa network building. Banding. Pakisabi nga? Banding! Importante ba yung banding? Yes! Yes, of course! Bakit importante yung banding? Subukan yung magtrabaho na nagkakailangan kayo. Di ba ang hirap? Pero pag maganda yung chemistry ng grupo nyo, di ba? Ang ganda ng flow ng network. Yes. Kaya importante, lalo na pag hindi kayo magkakilala, puhunanan nyo muna yung banding nyo. Kasi mas maganda at mas malakas yung pwede sa pag-grupo kayo gagalaw. Lagi kong sinasabi, you can never be successful in network marketing alone. You can never do this alone. Trust me. Kailangan mo yung katabi mo at yung grupo mo at yung apply mo para sa mga success. Sabi mo nga sa katabi mo kaya, diba? Tulungan mo ako. Kung hindi, sabay tayo, hindi higil. Diba? Kailangan niyo isa't isa. Okay, kaya importante yung banding. Alam mo yung dapat dadating sa time na pag may dalang guest yung kasama mo, alam mo yung tinginan pala. Then natin na makilala. Kasi subukan mo sa lahat, magkakawentuhan ba kayo doon? Yes. Hindi, ang priority mo doon yung guest eh. Kaya kahit magkasama kayo nung apply mo, wala kayong, hindi kayo, ano? Ah, ito po yung marketing plan natin. Hindi ba ito yun? Mahirap yun! Diba? Kamusta na rin mo?
You need to spend time. Yes. Time. 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 Hindi pwedeng si apply lang ang may gusto. Kasi pag si apply lang ang may gusto, di ba, dapat ikaw din. O meron ba dito, na-invite lang sa Facebook? Yes. Na-invite ka, napasali ka lang, Facebook lang. O imagine, di mo kakilala yung nag-invite sa'yo. Sigurado ka bang sleeve scammer? Joke lang. Pero the point is this, how will you know? Kung hindi mo talaga kikilalan. Saka guys, ito strength. Ako po, para sa grupo ko, ito, I'll stand for my own team, no, sa Spartans. Bakit yung Spartans solid? Kasi importante sa amin yung relationship. Yes! Kung saan nandadating yung pera mo na wala? Yes. Kasi pag solid kayo, mag-aani. Tingnan mo. Diba? Naniwala kayo? Yes! Kaya kailangan, kapag maliit pa lang yung grupo mo, sulitin mo yung, alam yun, banding yung kahit pansit canton party, pwede na yun. Hindi mo importante yung magandang pagkain. Hindi po importante yung masarap na ulam. Ang importante, yung habang kumakain kayo, nagkakakwentuhan kayo. Oh well, sabihin mo sa apply mo, apply, bali tayo. Diyan tayo lalakas. Yes. Hindi importante kung malaki, maliit, importante may contribution ka. Yes. Importante ang mindset mo, nagko-contribute ka sa group. Yes. Hindi yung laging, what is it for you? Ano ba yan? Ano ba mapapalago dyan? Hindi pwede ka ng mindset, hindi kaya mo dito. Tama. Okay. Okay, tuloy ka pa ba? Yes! Sige. Okay. I suggest, kung may ipaprioritize ka, ito yun, drop everything. Pag sinabing drop everything mindset, kunwari, may training, drop everything. Pag sinabing ni apply na yung banding, huwag kang maglata, banding nga eh. Spend time, pag banding ang ginagawa. Ano ka kwento, hindi ba nagsa-cellphone? Di ba gano'n? Di ba yung nagsa-cellphone ka the whole time? Hindi gano'n. So pag banding lang, hindi pagkwentuhan. Tama. Hindi magkwentuhan, no? Ganun ang banding. Kasi minsan pag-banding, iba na sa sulo. Tama. Sulo yung cellphone. Diba yun ang alin yung chance mo magkaroon ng chance magkakilala-kilala eh. Diba? Sayangin mo pa. Anytime pwede ka mag-prospect. Okay? So yun. Alright. So pag meron ganito, drop everything. Oh, for example, sa company events, kunwari may event kayo, may event yung Royal, ano pupuntahan mo? Royal! Siyempre, doon tayo kay Royal. Company event din. Support tayo. Yes. Diba? Okay ba yun? It's better to use social media and other means sa online para makakunig kayo sa kanila. So ito po, guys, honestly, tingnan mo ito ha. Ito, sa Facebook marketing ni Mr. Troy Gomez, meron siya discussion na, di ba, kung paano yung mga Facebook, ano ba yung, paano ba makakatulong yung Facebook sa pagmamarket mo ng Royal, tama? Yes! Okay, tingnan mo, challenge ba siya? Yes! Pangalawa, anong pakiramdam nung audience niya sa Facebook? Tansyan nyo, ilan tayo ngayon? Ilan tayo? 6, 7, 800? 900?
800. Galing sa mata. It is fun. So sabihin mo na mga 800 tayo ngayon. Imagine mo 800 likes ka. Wow! Oh, the post mo 800 likes, ane? Eh, di ko kasi ka. Pero di ba, it creates curiosity. It creates curiosity to your viewers. Tandaan nyo, marketing po tayo. It's important na maging effective ka sa marketing. So, simpleng like, makakatulog? Yes! Simpleng comment, makakatulog? Yes! Lalo na within your team, supportahan yung isa't isa. Yes! Lalo na kung yung upline mo yung nag-post. Yes! Ang haba pa ng caption ng upline mo para ma-empower kayong lahat. In-edit siya pa ng 6 hours yung picture na pinost niya. Tapos wala ka ng comment. Kahit simpleng ganun lang. Wala. My God. Oh, di ba? Ang pangit tingnan. Akala ko ba malaking grupo nito? Akala ko ba ganito? Di ba? Pero pag nagsuportahan tayo sa social media, malaking impact nun. Yes! Di ba? So yun yun. So, like and comment malaking bagay, guys. Yung bagong member, pina-welcome mo. Imagine mo, 100 yung nag-welcome. Wow. 100 yung nag-comment, pina-welcome siya. Ano mararamdaman niya? Wow! Wow! Ito yung grupo ko. Magiging maganda ba yung pakiramdam ng bago pag isang daan yung comment at welcome sa akin? Kahit isang welcome lang, okay na yun. Di mo naman kayo gawing sentence, di mo na kailangan mag-sentence yun. Yes! Grabe, welcome sa grupo natin. Ganito, haba ang sinabi mo, di ba? Kahit hindi, kahit simple lang, malaking tulog. Make time. Find time, guys. Importante yan. Okay? So, last na. Let's talk about communication. Yes! 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 Sino dito medyo challenge sa communication? No? Bakit? Sige, abigyan niyo ang idea, bakit? Importante to, networking to, guys! Saan? Sige. Kasi pag bago ka, kailangan mo maintindihan na importante yung communication sa buhay natin. Yes! Lalo na kung gusto mong yumaman, kapatid. Yes! Oh, bakit? Sige, ano? Ano? Walang cellphone! Walang cellphone! Sino walang cellphone? Importante ba yung cellphone? Yes! Ulitin ko lang, negosyante ka na. Yes! Napaka-importante sa negosyo na communication ng cellphone. Hindi importante ka, sobrang ganda ng cellphone mo, ang importante, nagagamit mo ng maayos. Yes! Diba? Importante yun. O, sige, sa kaya nahihirap ko sa communication? Sige, sabihin niyo ako. Bakit? Sino kayo ba sa magundan? Mountain province kasi. Tama naman. Ano? Ano? Good evening, ako si Christian.
Nung una po talaga, wife, Vincent ngayon, natatakot ako na makipag-communicate sa upline ko kasi Vincent tatanungin ako kung may kinakausap ako, kung anong activities ko. So, yung pakiramdam ko, natatakot na agad ako, nag-prejudge agad ako. Ganun. Si Coach Christine Joyce, that one. Ay, natatakot daw si Joyce. Dati yun. Dati daw. Hindi na. Okay na daw ngayon. Hindi na rin totoo, no? Minsan na, hindi ka makapag... Ano ba? I-text ko ba yung apply ko? Kasi wala naman akong ginagawa eh. Diba? Ang hirap nun sa downline. Pero, honestly, sabi ko nga, ano ba yung kailangan yung pag-usapan? Puro network lang ba? Tama. Diba hindi naman? Tama. Magiging, gusto mo sumabog check-in mo? Yes! Make it a habit na araw-araw, o usap or ka-text mo yung apply mo. Yes! Make that a habit. Yes! Totoo yun! Yes! Feeling mo pinapower kita? Hindi! Bibilis ka, grabe, excited na ako today. Wala pa akong mausap, pero power na power ako. Oh. At least na muna ka. Kasi, ano, wala ka na makausap. Lagi ka na naman nakausap. Ano mas gusto mo? Diba? Mas effective yun. Yung unahan mo yung apply mo. Early in the morning applying, grabe. I'm so excited today. Grabe. Wala pa ako usap ngayon, pero excited ako schedule. Promise. Di ba? O, tapos sa gabi, bago ko matulog, i-text mo natin. Or i-tell mo, tawagan mo. Kasi alam mo, pag marami kang ginagawa, may ako tumatawag. Promise. Kasi marami kayo na-update. Pero pag wala kang ginagawa, hindi ka talaga mag-update. Kaya nahihirapan ka. Kaya mabagal ka. So, simulan mo lang, kahit wala ka pa masyado marami activity, simulan mo yung habit na nag-update, nag-text ka sa akin. Yes! Nahihirapan ba kayo sa load? Yes! Walang nag-react. Yung load, problema? Yes! Correct. Guys, pag gusto mong sumabog ang check-in mo, dapat naka-unli-call ka, naka-unli-text ka, at naka-unli-internet ka. Yes! Alam mo ba, tinataya ko yung pagkain ko dun dati. Di bali na mag-sardinas ako. Kahit magbaon pa ako sa gym bag ko dati, magkaroon lang ako ng unli-call, text, and internet. Bakit? Bakit? Eh, gagawa lang may ring. Yes! Dati, nung hindi pa ako naka-line, ang budget ko sa load, 1.6. Full month na yan. Unlimited na yan. Unli-call na yan. Sa Globe. Unli-text na yan to all network. Isang buwan na yan. 30 days na yan. Guys, 30 days. Magka-unli-call and text ka, unlimited internet ka, hindi ba mag-aakit ng pera sa yung 1.6? Nasa networking ka, 1,600, hindi mo magastusan. Tapos gusto mong mag-100,000 isang buwan. 1,600, takot ka. Sorry ah. I just need to say this. It's because it's the mindset that we have to break. Yung mindset, yung poor mindset na meron tayo minsan. Na masyado tayong ganun sa pero. Kaya yung pera din, ganun din sa'yo. Tandaan mo, nasa negosyo ka na. Kailangan mo matutunan nagpaikot ng pera. Kaya po ako, mindset ko sa 1.6,
Hindi pwede lumipas ang isang buwan na hindi makakit ng pera sa akin kung consist na yan. Tama, tama. Yes, you know. Magkano direct? 1650. O, di ba? 1650. Makaisang direct lang ako, lamang na. Eh, dahil isang buwan yan, pwede ba ako mga 7 accounts? Yes! O, magkano direct isang 7 accounts? Yes! 11,000, no? Ano ba naman? Sumugal ka ng 1-6 sa isang buwan, hindi ka pumagi, hindi mga 11K. Kaya minsan, nahihirapan ka ngayon mag-direct kasi wala ka load. Ang tawag doon, scarcity mindset. Hindi natin masisisi guys yung isa't isa kung meron tayo nito dahil pinalaki tayo ganito. Especially sa Pinoy. Pagdating sa pera, tama ba? Kasi hindi naman lahat sa atin maluwag sa pera. So, napalaki tayo na lagi nagtitimid. Do you agree? Yes! Tanong, yayaman ka pag lagi nagtitimid? Yes! Hindi. You will have a limiting mindset the whole life. Your whole life, you have a very limiting mindset. Paano ka magkakaroon ng 6 digits? Hindi. Hindi mo kakayari yung 6 digits kung sa simpleng 1-6 nalalakihan ka. 1-6, malaki mali? Yes! Taas ang kamay sabi maliit ang 1-6. O, oh, di ba? Sa mga hindi po nagtaas ng kamay, basagin mo yan. Kasi hanggang di mo nababasag yan, promise. Kaya minsan, di ba, ang hirap mong contactin. Ang hirap mong makipag-communicate sa apply mo kasi hindi ka naka-unri. O sige, sino dito naka-unli? Taas ang kamay. Hindi, kahit smart or dumb. O, sino dito? Taas ang kamay. O, diba? Paano mas madali? Yes! Tsaka guys, if you want to explode your group, dapat call. Huwag text ng text, huwag chat ng chat. Call. Tumawag ka, tawagan mo yung leader mo, tawagan mo yung downline mo. Huwag text ng text. Tawag. It's better that way. Masanay kayo na gano'n. Kasi di ba minsan maraming miscommunication sa chat eh. Lalo na pag may issue. Ang usap nyo lang text, tsaka chat. Ang simple-simple ng problema, lumaki. Bakit? Kasi nagkaroon ng miscommunication kasi nag-usap kayo sa text. Eh kung saan ang tinawag mo, mas naging klaro. Tama ba? Sanayin niyo po magtawag. Yayaman na tayo ngayong taon. Yes! Ano ba kayo? Ayos. Ayos na pala. Yayaman na kayo ngayong taon! Yes! Galingan niyo na! Yes! Diba? Tanggalin na natin yung poor mindset, yung scarcity mindset. Tanggalin na natin lahat dyan. It will do you good. Hindi gagawa ng pera sa'yo yan. Okay? So, yan. Sige. So, yun yung mahirap sa communication minsan. So, pag ano, guys, no? Ayun. Siguro maganda rin na mag-create kayo ng chat room sa grupo nyo para mas madali, di ba? Kung para mas mabilis, i-add yung mga bagong member doon. Tapos, guys, pag nasa chat room naman, kung ikaw naman yung upline, maging positive ka naman. Bye! Mampower ka naman. I-encourage mo naman yung nandun sa chat room. Minsan ikaw pa nagiging cause ng gulo. Dapat walang negative sa chat room. Lahat positive lang sa chat room. Ang negative, PM said. Okay ba yun? PM, hindi sa chat room kayo magkukwentuhan. Kasi it's a responsible. Imagine mo, nilagay ko sa chat room ko to, tapos naglagay ako ng problema doon. Hindi naman na siya pakialam doon bago siya. Eh dahil nandun siya at nag-post ka doon, wala siyang kinalaman, naapektuhan yung energy niya. So let's be responsible about that. Simpleng ganun, it will affect the network. Especially when it comes to postings. Please,
network marketer ka na, royalista ka na, huwag ka na mag-box ng negative. Kasi pag nakita ng downline mo yan, whether you like it or not, pag nag-post ka ng negative, may problema ba si upline? Alam mo yung nananahimik yung downline mo? Nabalo, nabalo. Grabe! Saan na ako mamahal? Si upline, ang problema. Diba? Nakakablisin. Sa halip na hindi naapektuhan yung downline mo, naapektuhan mo in some way. Bakit? Nakita yun na yung ano mo eh. Yung post mo eh. So, please guys, no negative postings, please, kaya ba natin nun? Yes! Lahat, positive lang? Yes! Send ka ng code. Pag gigil na gigil ka na, galit ka na, maghanap ka ng code. Oh, tapos post mo, ganun, yun lang. Tama. Hindi naman importante na eh, post mo yung feelings mo sa Facebook. Diba? Ang sakit. Ang sakit-sakit. Pinos mo pa. Ano isipin ng downline mo? Ayaw, upline ko, hindi pa well. Gets mo? Yes! So, subconscious effect siya eh, sa grupo. So, kung lahat tayo, imagine mo, 800 tao, puro positive yung post. Bali mo kung hindi nag-roll yan? Yes! Diba? Ganun mo. Doon kayo makaka-attract ng mga positive people also. Pag yung mga postings mo, positive. Pag negative ang post mo, trust me, ang ma-attract mo, negative people din. Huy, mare, ano nangyari sa'yo? Mga chismosa, gano'n. Yan. Okay, so, guys, no, prepare your phones, your cell phones. Okay, lahat ba dito may cell phone bukod sa kanya? Lahat ba dito may cell phone bukod dito? Tayo pa, kapakilala ka sa kanya. Ang pangalan mo? Arvin po. Ah, okay pa. Si Arvin, guys, kung sino man po may spare phone dyan. Sige na, guys. Ayaw mo naman magsalanay ko. Nagagalit lang. At least, dahil ako, di ba? Yung galit, mawawala din yan. Tinatakas na. Tama yan. Sa lahat naman may cellphone! Yes! Baril mo yan! Yes! Armas mo yan sa gera! Yes! Kailangan meron ka dyan, hindi pwedeng wala! Yes! Kahit na yung tumutulog-tulog pa, yung maingay yung keypad! Okay lang yan, basta may pangtawag ka! Yes! Okay, so guys, no? Cellphones, i-prepare mo yung gadgets mo. Tapos kung may mga pictures ka, videos, upload mo sa cellphone mo para mapapakita mo sa mga prospects mo. Diba? Gamitin yung leverage yung mga videos na ginagawa ng Real at ng subgroups mo para ma-maximize yan sa mga presentations. Okay? But most of the time, gagamitin mo yung cellphone mo pang-communicate sa grupo mo. Yes! Let's have a better communication starting today. Yes! Okay, mas maganda ba kung si Downline mo na naunang mag-update kay Upline? Yes! It's better that way. Kasi si Upline, maraming Downline yan, tandaan mo. Pag hindi ka nakita sa inbox niyan, ama ba? Inbox pa rin ba tawag doon? Pag hindi ka nakita sa inbox niyan, minsan patay ka, hindi ka ma-update. So mas maganda ikaw yung aggressive. Okay? Yes. So marami pa ka na doon na? Yes! Talaga? Yes! Okay. So guys, no, nakakatuwa, dami na natin, tingnan mo. Dami na natin! Tingnan mo, dami na natin. Marami na tayo? Yes! Meron pa tayo sa labas. So, ano kayo mga sa labas dyan, no? Okay naman dyan, no? Ayan, o, diba? Guys, i-goal natin nung umabot ang accounting yung mga tao. Kung natin sa kuha na ng cheque, pabutin natin dun yung tao, lagyan natin ng monitor dun. Ang importante, sistema. Hindi pa napupuno itong stage, so pwede pa ka kayo dito eh. Huwag kayong mahiya, upo kayo dito. Hindi ka naman kailangan sobrang laki. Diba? Importante, sama-sama, sabay-sabay tayo. Yes! Okay, so,